Sa video na ito ay titingnan natin kung paano napipigilan ang isang nuclear missile gamit ang anti-intercontinental ballistic missile gaya ng ground-based mid-course defense system ng USA. Una nating titingnan ay ang mga major components at parts nito. Sunod ay kung paano nadidetect ang isang ICBM ng kalaban, kung paano nilolaunch ang anti-ballistic missile, kung ano ang nangyayari habang lumilipad ito hanggang sa tatama ito sa target. Ang Ground-Based Mid-Course Defense System o GMD ay isang anti-ballistic missile defense system para sa pag-intercept o pagharang sa isang paparating na nuclear warheads mula sa kalaban. Ang system na ito ay ginagamit lang para maharang ang mga long-range intercontinental ballistic missiles na may dalang nuclear warheads gaya nitong Hwasong-17 ng North Korea. Iba ang GMD na ito sa mga theater ballistic missile defense systems gaya ng land-based Patriot Advanced Capability, Terminal High Altitude Area Defense Systems, at sea-based at land-based Aegis system. Ang mga systems na ito ay ginagamit pang intercept sa mga paparating na short, medium, at intermediate range ballistic missiles ng kalaban. At kaya ito tinatawag na mid-course defense system dahil hinaharang ng GMD ang ICBM ng kalaban sa kalagitnaan ng paglipad nito o mid-course phase, pagkatapos ng boost phase at bago ang terminal phase. Titingnan natin ito mamaya. Ngayon, ito ay may iba-ibang components gaya ng Defense Space Program at Space-Based Infrared System Satellites na isang grupo ng mga satellites na nakadesenyo para ma-detect ang heat signatures kapag nag-launch ng ballistic missiles ang kahit sinumang kalaban sa mundo. Aegis ballistic missile defense ships na dinideploy para mapadali ang pag-radar track sa missile ng kalaban. Sa kasalukuyan, ang mga warships ng US at Japan ang may nakalagay na Aegis ballistic missile defense system. Take note na ang mga warships na ito ay kayang magpalipad ng anti-ballistic missiles gaya ng SM-3 at SM-6 para sa mga short, medium, at intermediate range ballistic missiles. Meron din itong land-based version na tinatawag na Aegis Ashore. Upgraded early warning radars na isang solid-state phased array radar, computer, at communication system na ginagamit sa long-range early warning at outer space surveillance. Long-range dahil kayang ma-detect nito hanggang outer space o 4,828 kilometers. Ito ay nakalagay sa iba-ibang lugar gaya ng Thule Air Base Greenland, Beale Air Force Base California, Clear Space Force Station Alaska, Cape Cod Space Force Station Massachusetts, at Royal Air Force Flying Dales United Kingdom. Sea-based X-band radar na isang malaking self-propelled na barko at isang mobile active electronically scanned array early warning radar station. Ito ay nagtitipon sa tracking, trajectory, at discrimination data. Ito ay ginagamit para makita at maklaro ang talagang warheads ng kalaban na nakakubli sa decoy o threat cloud. Ginagamit din ito para matrack ang warheads na nakita na. C2BMC na isang command and control center na nagko-compile o nagtitipon sa lahat ng sensors at data na nakalap ng mga systems na nabanggit kanina. Ang center din na ito ang nagpapasa ng guidance data papunta sa interceptor missile. Sa madaling salita, lahat ng nakikita ng mga sensors ay napupunta at nakikita ng C2BMC. At ang huling component ay ang ground-based interceptor missile na nakalagay sa isang silo gaya nito. Ito ay isang anti-ballistic missile na may habang 16.61 meters at bigat na 21,600 kilograms. Ito ay binubuo ng first stage, second stage, at third stage motors na lahat gumagamit ng solid fuels.
Ito naman ang exo-atmospheric kill vehicle na isang kinetic force weapon. Ibig sabihin ay babanggain lang nito ang warhead para masira. Wala itong kahit na anumang pampasabog na dala. Ang mga major parts nito ay electro-optical or infrared wideband sensor para makita at malock nito ang target warheads, sensor sunshade, divert thrusters at altitude control system para makalipad at makamaneuver ang EKV, oxidizer tank, fuel tank, helium bottle, at mga electronic parts na importante sa pag-operate ng AKV. Ito naman ang mga interstages na nagkokonekta sa mga stages. At ito ang shroud o takip ng EKV. Ngayon, ganito gumagana ang GMD. Ipagpalagay natin na galing sa North Korea ang Intercontinental Ballistic Missile. In this case, ay ang Hwasong-17 na may range na 15,000 kilometers. Kaya nitong abutin ang US in 30 minutes. Kung gusto mong malaman kung paano gumagana ang isang ICBM, panoorin ang napaka-detalyadong video namin na ito tungkol sa Minuteman 3, ang land-based ICBM ng USA. Sa pag-launch ng ICBM, ay agad itong madidetect ng Defense Space Program at Space-Based Infrared System Satellites. Ang detection info na ito ay agad na mapupunta sa Command and Control Center na C2BMC, kung saan malalaman ang trajectory o flight path ng ICBM ng kalaban. Kapag napag-alaman na US ang target, ay agad i-activate ang Ground-Based Mid-Course Defense System. Pagkatapos ma-detect ng satellites, ay itatrack naman ng sea-based o land-based Aegis Ballistic Missile Defense System ang naturang ICBM. At this point naman ay nasa mid-course phase na ang ICBM ng kalaban. Papakawalan na nito ang mga warheads na dala nito kasabay sa paglabas ng decoys gaya ng shafts. Tatakpan ng shafts o threat cloud na ito ang mga warheads. Ngayon, itatrack naman ng upgraded early warning radars ang threat cloud. Kasabay ng pagpapakawala ng ICBM sa mga warheads nito, ay papaliparin na ang ground-based interceptor mula sa silo. Lilipad ito gamit ang first stage motor nito. Tapos, magpapalit sa second stage at magpapalit sa huling third stage. Then, pagkaubos ng third stage, ay papakawala na ng GBI ang exo-atmospheric kill vehicle. Habang lumilipad ang ground-based interceptor, ay tinatrack na rin ng sea-based X-band radar ang nakatrack sa threat cloud. Susubukan din ng radar na ito na makita ang mga warheads na nakakubli sa threat clouds. Ang impormasyon na nakuha ng sea-based X-band radar na ito ay ipapasa naman sa kill vehicle. At ang kill vehicle na ito ay titingnan din ang threat cloud at susubukang kilalanin kung alin ang warhead at kung alin ang threat cloud gamit ang infrared sensor nito. Pagkatapos ma-detect ang warhead gamit ang sensor nito at sa tulong ng SBX radar ay ilalock ng EKV ang warhead at pupunta ang kill vehicle patungo sa nakitang warhead para banggain ito. Sa bilis ng EKV ay masisira ang warhead na tatamaan ito. Sa kada isang ICBM ay 2 hanggang 4 ang ground-based interceptors ang ipinapadala para masigurong mahaharang ang warhead kahit ito ay isa lang. Pero dahil may mga ICBM na may maraming dalang warheads gaya ng Hwasong-17, importante na sa pag-launch nito ay makilala ito agad para malaman kung ilan ang 2 warheads nito at para makapag-launch ng tamang bilang ng interceptors. Pero magiging magastos ito, kaya may ginawa rin ang US na tinatawag na Multiple Kill Vehicle. Ang isang uri ay ang MKVL na may isang carrier bus na may maraming maliliit na kill vehicles. Sa uring ito ay ang carrier bus lang ang may sensor at guidance para i-guide ang mga maliliit na kill vehicles. Sa pangalawang uri naman na tinatawag na MKVR ay ang lahat ng kill vehicles ay may kanya-kanyang sensors
Pero isa sa mga ito ang tumatayong playmaker na nagbibigay ng command sa ibang kill vehicles. Pero hindi nga lang klaro kung operational na ba ang mga multiple kill vehicles na ito. Take note na ang ground-based mid-course defense system ay hindi lang nakalagay sa US. Ang mga components nito ay nakakalat sa iba't ibang parte ng mundo, pati na sa outer space, para madaling makita, matrack, at ma-intercept ang anumang ICBM launch ng kalaban. Sa kasalukuyan ay 44 ang publicly known na ground-based interceptors na hawak ng US. Ngayon, alam nyo na kung paano pinipigilan ang isang nuclear missile. Kung gusto mo namang malaman kung paano gumagana ang isang intercontinental ballistic missile o nuclear missile, panoorin ang video namin na ito.